Today, pag-uusapan natin ang fatty liver disease. Marami sa inyo ang may fatty liver disease. Pwedeng nalaman nyo ito nung nagpa-medical kayo. And usually, yung mga nagro-routine or annual medical examination or yung mga nag-a-abroad, sa ultrasound nila, may mga findings na fatty liver disease. So, pag-uusapan natin at ano ba ang pwedeng gawin sa fatty liver disease. By the way, this is Dr. Javison. Isa po akong internist and cardiologist. And we will tackle this issue na marami sa inyo ang interesado. Some of my patients ask me, Doc, yung ultrasound ko may nakalagay na fatty liver disease. Ano ba yung pwede kong gawin? Delikado po ba ito? Ayokong maoperahan, Doc. Ano po yung pwede kong gawin right now? So, ang fatty liver disease is a very common findings. Ang ibig sabihin nito, merong excess fat sa inyong liver na nakadeposit. And very common ang fatty liver disease sa edad 40 to 65 years old. In fact, sa isang journal, ang prevalence ng fatty liver disease ay umaabot ng 24% worldwide. Okay? At sa Asia, it is much higher. Sa Asia, pwede itong umabot ng 27 to 30%. Ibig sabihin, 3 sa 10 Asian population ay merong fatty liver disease. Ang fatty liver ay pwedeng alcoholic fatty liver disease o may tinatawag tayong non-alcoholic fatty liver disease. Yes, tama yung narinig nyo. Pwede kayong magkaroon ng fatty liver kahit hindi kayo umiinom ng alak. Kapag kayo ay merong findings na fatty liver at ito ay napabayaan ninyo, pwede itong mauwi sa hepatic steatosis. At kapag hindi pa rin naagapan, pwede kayong magkaroon ng scarring or fibrosis of your liver. At later on, pwedeng mag-shrink, liliit ang inyong liver. At tatawagin na natin itong cirrhosis. And later on, 3% to 24% of cases, ang cirrhosis ay nauwi sa hepatocellular carcinoma. So, importante na sa unang stage pa lang, yung fatty liver, maagapan na magawa ng paraan para hindi ito mauwi sa mga komplikasyon. So, yung mga pasyente na may non-alcoholic fatty liver na pwedeng mauwi sa NASH, yung NASH, non-alcoholic steatohepatitis, hindi natin ma-predict yun. Ibig sabihin, hindi natin masabi kung sino sa mga patient na may fatty liver ang mauwi sa steatosis hepatitis. So, it's very important na fatty liver pa lang, magkaroon na tayo ng mga measures. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin for this topic. So, most of the patients na merong fatty liver disease ay walang nararamdaman. They are asymptomatic. Pero, yung ibang patient ko, Doc, para akong madaling mapagod, madali akong nananamlay yung katawan ko. Doc, masakit yung kanang bahagi ng tiyan ko sa kanan ho. Medyo may discomfort ako sa kanan. Ito yung maaring mga simptomas ng mga may fatty liver disease. And kapag hindi natin naagapan, pwede itong mauwi sa paninilaw, pagmamanas, at pwede rin yung pagkati ng mga balat. At ang fatty liver ay hindi lamang nagsusolo. Usually, ang fatty liver is associated with obesity, diabetes, mataas na cholesterol, at yung tinatawag natin metabolic syndrome. Ang nangyayari kasi is, yung mga may fatty liver, sila ay also having a risk for cardiovascular disease according to WHO. In one study ng mga obese patients na merong non-alcoholic fatty liver, 80% sa kanila merong pre-diabetes or diabetes. So, yung low levels also ng zinc is also associated with non-alcoholic fatty liver disease. Kaya naman, they come up with what we call yung fatty liver index. So, ano ba yung fatty liver index? It consists of yung BMI ninyo, yung weight versus yung height ninyo, yung waist circumference. So, babalik na naman tayo sa size ng mga bewang ninyo. Kuha uli ng tape measure, no? Yung level ng triglycerides at yung GGT. Yung examination niya sa dugo para sa liver. So again, yung fatty liver index. So ano pa yung laboratory test na pwedeng gawin para ma-determine natin na meron kayong fatty liver? Doc,
ano ba yung test na gagawin ko. Gusto ko malaman kung may fatty liver ako. Decided na ako na malaman para maagapan ko na may fatty liver. Kasi sabi ninyo, hindi naman porque hindi umiinom, hindi magkaka-fatty liver. Meron din kayo sinatawag na non-alcoholic fatty liver. So, ayokong mangyari sa akin yan, Doc. And mataas ang history ng diabetes sa family namin. And ang gusto ko ho, ngayon pa lang, maagapan ko na kung meron akong fatty liver. Ang pinaka-common na laboratorio na pwede natin i-test para malaman yung fatty liver ninyo ay yung tinatawag na ultrasound. Okay? Yung ultrasound ng liver ninyo can have a 85% sensitivity and more than 90% specific. At bukod sa ultrasound, ipapacheck din natin yung inyong liver enzymes kasama nitong SGPT, SGOT, at pwede na rin yung GGT. And kapag ito ay mga elevated at may fatty liver, we have to make sure na iti-check din natin yung hepatitis profile. We have to check kung may hepa B at hepatitis C. And also check yung ibang parameters. Ano ba yung mga kasama ng fatty liver? So we have to check yung lipid profile ninyo at yung blood sugar. So naka-focus yung ating conversation right now on how to prevent fatty liver disease from progression. Doc, mayroon akong findings sa ultrasound ng fatty liver. Ayoko na ho itong lumala. So what are the steps that I can take para mabawasan yung fatty liver at mawala na ito ng tuluyan? So yun po yung pag-uusapan natin today. Ang number one na pwede mong gawin is exercise and weight loss. Okay? Study has showed that exercise alone can lower yung fatty liver disease ninyo. And weight loss of 7 to 10% pwedeng mawala o mabawasan ang inyong fatty liver disease. In fact, sa isang study, kahit hindi ka nagkaroon ng weight loss pero having irregular exercise, more than 10% of your fatty liver disease ay nag-improve. At pag sinabi natin exercise, kasama dito yung endurance and resistance training. Hindi lang aerobic exercise. Malakas makapagpaalis ng fatty liver yung mga tinatawag nating endurance and resistance exercise. How about, Doc, supplements? Meron ba akong supplements na pwedeng i-take aside from my exercise? Yes, you can take supplements because marami ng pag-aaral ang ginawa na ang pag-inom ng zinc, vitamin C, tsaka vitamin E, plus yung ating fish oil can also help in lowering or progression of your fatty liver disease. Sa mga dietary options naman, yung mga pagkain na soybeans, yung mataas yung isoflavones. Makikita nyo to sa mga nuts, pistachio. In fact, yung soybean, it's a form of legume, di ba? Na mataas yung antioxidant at polyunsaturated fats niya. So, ito ay nakakatulong para ma-modulate. At the same time, hindi lang fatty liver ang na-address niya, kundi meron siyang cardioprotective properties. Sa fruits naman, meron tayong tinatawag na berries, grapefruits, and grapes. Kasi yung grapes, meron silang resveratrol. Resveratrol are antioxidants and you can find it doon sa balat ng grapes. So, pagkakain kayo ng grapes, pag yung tatanggalin yung balat, i-include nyo yung balat and then take 10 to 12 grapes a day. It can help improve or prevent progression of your fatty liver disease. An additional source ng resveratrol will be your red wine. So, kung ikaw ay drinker, you have to choose yung what you drink. So, I prefer you drink red wine because mataas yung level ng resveratrol because of the grapes. And other what we call supplements that you can take, yung mga turmeric. Pwede din yung increase nyo yung consumption nyo ng mushroom and yung tinatawag natin yung ano, yung tomatoes. Tomatoes are rich in lycopene and can reduce yung liver enzymes ninyo. Pag mataas yung SGPT ninyo, mataas yung SGOT ninyo, yung lycopene, which is present sa mga red tomatoes, can lower yung inyong SGPT and SGOT. At hindi lang pag-cut off ng mataas na consumption ng cholesterol ang kailangan ninyo pag may fatty liver.
you also have to reduce yung inyong carbohydrates. Kasi yung carbohydrates can be formed into cholesterol ng body natin. May tinatawag tayong de novo lipogenesis. So, you have also to cut off yung carbohydrates ninyo if you want to lower yung inyong level of your fatty liver disease. So, aside from what I mentioned, from my readings, alam nyo ba, isa pang nakakapagpababa ng inyong fatty liver disease is coffee. Yes. 2 cups of coffee a day, yung black coffee, ah, wala ng added sugar, wala ng added cream or any, yung mga latte, hindi yan. Just take the black coffee per se. So, yung 2 cups a day of your black coffee, studies have showed na it can help in progression of your fatty liver disease. May mga studies na pinainom nila ng coffee, and this population, even meta-analysis was done based on observational studies na drinking 2 cups of coffee can lower your liver enzymes and can protect your liver from progression of your fatty liver disease. How about medications, Doc? Can I take any medications right now? May mga gamot ho ngayon sa market na lumabas para to protect your liver. And one interesting is yung uso the oxycholic acid, the UDCA. So, taking UDCA as a supplement, marami na pong findings na dated since 1950s. And UDCA has evolved as a liver protective, has liver protective properties. So, but you have to ask your doctor before taking any urso deoxycholic acid to help progression of your fatty liver disease para hindi to mag-develop into hepatic steatosis and then later on fibrosis, scarring, and cirrhosis. So, ang take-home message natin for this fatty liver is that number one, ang most of the cases ng fatty liver disease are stable. So, hindi po sila seriously na lahat mauwi sa liver failure, mauwi sa cirrhosis. Second, treatable ho sila. Hindi expensive ang treatment ng fatty liver disease. Exercise, diet, low carbohydrates, low fat in the diet, plus your supplement can help para hindi mag-progress inyong fatty liver disease. So, yung weight loss lang po, engaging in daily exercise and daily physical activities, dagdagan ninyo ng resistance training, will really benefit yung inyong liver. So, again, this is Dr. J. I hope you learned a lot sa ating topic na fatty liver disease. And from now on, pag nag-grocery kayo and when you have your meal sa inyong table, make sure na iisipin ninyo, magpa-fatty liver ba ako dito? What are the things I have to do? So again, this is Dr. J and see you sa next info video.